all in the mind. Ang sabi sa Ecclesiastes 1 verse 9, ang naganap noon ay nangyayari rin ngayon. Ang mga nagawa noon ay nagagawa rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. Kapag ang mga tao ay naglo-long for the new, they actually long for what is better, nicer, and happier. Hindi bagong kalungkutan, hirap, o dusa. Ang talagang ikinakambal natin sa ideya na bago ay yung mas mabuti, mas mainam, mas masaya, at mas maganda. Marami sa ating mga kaligayahan ay nakaasa at nakasandal sa ibang tao, sa panahon, sa mga bagay na nasa labas ng ating sarili at hindi natin kayang kontrolin. Kahit marami nang naging pagbabago mula noong unang panahon na hindi natin naabutan at nalaman na lang natin ngayong narito na tayo, paulit-ulit pa rin ang mga pangyayari at patuloy pa rin tayong makikianod sa pagdaloy ng buhay. Pero ang bago na yan na hinahanap natin could only be achieved internally. Hindi natin mababago ang panahon at ang mga bagay na nagaganap sa labas ng ating katawan. Pero mababago natin ang pagtingin sa panahon, ang ating paninindigan, ang ating attitude at reaksyon sa mga ito. Kaya sa tuwing pagpasok ng bagong taon, ang kailangan nating hanapin at hubugin is a new mentality. Lahat ng maaari nating maramdaman ay nagmumula sa sarili nating pag-iisip. Merong sumasaya kapag sumasapit ang bagong taon at meron din namang nalulungkot. Merong sumasaya at lumulungkot sa paghihiwalay dahil magkaiba na ng pananaw. Merong nalulungkot kapag hindi natutupad ang mga pangarap at meron ding natutuwa dahil may ibang pintong bumubukas. Kaya hindi yung pangyayari ang nagpapasaya o nagpapalungkot sa tao, kundi kung ano ang iniisip at ang reaksyon niya sa pangyayari. Ang lungkot at saya ay nasa isip ng tao. Kaya it's all in the mind. God bless us all.